madilim na kahapon. Ikaw ang mag-aahon sa piling mo, di ko mawawalan korupsyon. Sa kanyang kampanya hanggang sa manalo bilang Pangulo, ang kantang ito na sinulat ni Freddie Aguilar ang permin pambungad na salubong kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang Pinoy folk rock icon na sumikat sa buong mundo para sa kanyang kantang anak, isa na sa mga pangalang pinagpipilian ng PDP-Laban para sa kanilang senatorial slate sa 2019. Ayon yan mismo kay PDP-Laban President Coco Pimentel. Wala pa bang tao na private sector dumiretso sa Senado? Marami naman yata. Sabi ni Ka Freddie, marami nga raw nag-uudyok sa kanyang tumakbong senador. At matapos daw itong pag-isipan, handa na raw siya sa hamon. Hindi na ako makatanggi dahil sabi ng mga kaibigan natin, ano pa hinintay mo Freddie, may kakampi ka na ngayon dyan. O bakit ayaw mo pantulungan yung kakampi mo? Kailan ka patatakbo pag wala na dyan yung kakampi mo? So nangako ako sa kanila Igan na pag-iisipan ko ito mabuti. At ngayong araw nga ito dapat ko i-announce kung tatakbo ko hindi. Ay, sorry, anak. Kaso pinakialaman na ni Igan. Bukod kay Aguilar, 11 pampangalan ang kasama sa pinagpipilian sa senatorial slate ng PDP-Laban. 6 re-electionist, sina Pimentel, Grace Poe, Sonny Angara, Cynthia Villar, J.V. Ejercito at Nancy Binay. 7 ang kasalukuyang mambabatas, sina Ace Barbers, Albie Benitez, Carlo Nograles, Sajid Mangudadatu, Geraldine Roman, Ray Umali at Pia Cayetano. Nasa listahan rin sina Special Assistant to the President Bongo, Presidential Spokesman Harry Roque, Presidential Political Advisor Francis Tolentino at Communications Assistant Secretary Moca Uson. Kinukonsidera din daw sina dating DILG Secretary Rafi Alunan at ang mamamahayag na si Jiggy Manikad. Sa pahayag ni Manikad, sinabi niyang ito raw ay panahon para magdasal para mabigyan ng gabay. Kailangan pumili ang PDP-Laban ng 12 kandidato pagdating ng Setyembre. Malaking konsiderasyon daw kung miyembro ba ng partido at sinusuportahan ang pagsulong nila ng federalismo. Pero ang huling desisyon na kay Pangulong Duterte na tumatay yung PDP-Laban chairman. We will defer to his final decision because my plan is to ask him to be the main campaigner of his senatorial ticket. Jam Sesante Kaiko, GMA News.